Paglulunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kampanya laban sa mga EPAL na politiko. May ilang beneficiary raw kasi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang umano'y pinakot na tatanggalan ng benepisyo ng ilang kandidato kung hindi silang iboboto ay kakampanya sa eleksyon. May listo ko si Dano Tingkunko. Ang Pantawid Pamilya Program ng gobyerno para sa poorest of the poor ng Pilipinas at hindi para sa pamumustura ng mga politikong kakandidato ngayong midterm elections. Yan ang iginiit ng DSWD sa isang pulong kasama ang anti-EPAL movement at ilang blogger. Batay raw kasi sa mga natatanggap nilang ulat, ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, may ilang politiko umano ang nananakot na tatanggalin sa listahan ng ilang mga beneficiary kung hindi sila iboboto o ikakampanya ng mga ito. October, November pa lang, sinasabihan na kami na may mga nagpapahiwatig. Tinatakot na alisin sila sa listahan o kaya kung boboto nyo ako, madadagdag kayo sa listahan. Tatlong kaso raw ng ganitong pananakot ang nai-report sa DSWD pero tumanggi na ang kalihim na pangalanan ng mga naturang politiko. Paglilinaw ni Soliman, tanging ang kagawaran lang ang may karapatang magtanggal ng Conditional Cash Transfer Program beneficiary sa listahan. At ngayong mag-eeleksyon na, mahikibahagi raw ang DSWD sa kampanya kontra pang-EPAL ng mga politikong nakikisakayumano sa Pantawid Pamilya Program ng gobyerno. Sa pamamagitan ng mga sample poster na ito, layo ng DSWD na ipaalala sa mga beneficiary ang kanilang mga karapatan. Ang punto o, bago pa nga lumala, proactive na kaming nagsasagka. Ang bawal ang EPAL dito campaign ng DSWD popondohan daw ng 10 milyong piso para raw yan sa gagastusin sa mga tarpaulin at mga patalasta sa TV at radyo. Ultimo internet at new media gagamitin daw ng DSWD sa anti-EPAL na kampanya. Lahat yan para maabot daw ang pinakamahihirap na mga Pilipino. Dano Tingkunko, GMA News.